ito ng special song po ng ating mga kabataan po na sila Owalt and Company. And then pagkatapos po, susundan po ito ng mission story po ni Brother San Juan po. And then lesson study po natin, o lesson review na lang po ni pangungunahan po ni Brother Lino. And then opening, closing song and closing prayer po. So yun po yung programa po sa oras na ito. Tinatawagan ko na po sina Sister Lorraine. When the dead to last.
Magandang umaga po sa lahat. Ako po ay ang maghahatid sa inyo ng ating mission story sa Sabat na ito. Ang mission story po natin ay actually ay isang patotoo ng isa po sa ating kapatid na nasa sa ngayon po kasi ang ating mission ay nasa Euro-Asia Division. Ito po ay ang istorya o ang patotoo ni Natalia Grigorieva. Siya po ngayon ay 57 years old na. Ito po si Natalia ay dating masasabi natin nag-backslide na Adventist. Pero sa ngayon ay buong pusong naglilingkod sa Panginoon. At ang kanya pong pinamagatan niya po ang kanyang patotoo at sinasabi nito 3 miracles in the hospital. Si Natalia po ay nabautismuhan bilang isang Adventista nung siya po ay 19 years old pa lang. Hindi ko po alam kung ano po yung buhay niya before siya nabautismuhan. Pero sinasabi po nga dito, nung siya ay mabautismuhan ay 19 years old. Pero nung mababtay siya, parang sabi dito, she just wanted to fit in. So parang hindi talaga buo sa kanyang kalooban yung magpa-baptize. So at siguro sa loob ng simbahan hindi rin siya naalagaan mabuti kasi sabi dito after 6 months. So after 6 na buwan lang ay bumalik na siya siguro sa dati niyang gawain. Sabi niya, umalis na siya sa church. And wala siya sa church o hindi siya sumasamba. At siya ay backslider for 33 years. So ang tagal. From 19 years old, umabot siya ng 33 years. Abuti na lang at binigyan pa siya ng pagkakataon ng Panginoon na magbago. At itong pagbabago niya ay nangyari dahil nga sa 3 milagro o 3 miracles na nangyari sa kanila na involve yung family niya. Alam naman natin na pag ang family ang nai-involve, talagang nababagabag ang ating mga kalooban. Yung first miracle na nangyari sa kanya ay nung apat kasi silang magkakapatid na babae, yung isa sa kapatid niya ay nagkasakit. Hindi naman sinabi dito kung anong sakit, pero siguro malala kasi dumaan siya sa 3 may hirap na operasyon, sabi dito. And sabi, siguro after nung 3 operasyon, hindi pa rin siya ganap na na-heal or nagamot. Kaya ang sabi dito, meron pa raw isang napakahalagang surgery na dapat na gawin sa kanya dahil meron pa raw nakita sa x-ray. So hindi rin sinabi kung anong klase yung nakita, basta in-x-ray siya, alam naman natin sa medical terms. Ganyan lagi ang laboratory o yung mga procedures. And then yun nga, in-x-ray siya at meron daw nakita na hindi maipaliwanag na paglaki ng isang siguro tumor or bukol sa katawan, hindi natin alam. So basta sabi rito, natakot si Olga. At yung si Olga pala ay yung kapatid ni Natalia. So sabi, natakot si Olga. So ginawa niya, sa sobrang takot niya, tinawagan niya si Natalia para ipanalangin siya. Eh si Natalia, isang backslider. Pero nakakilala naman siya sa Panginoon. So siguro, nung time na yun, nalaman din ng kapatid ni Natalia na naging isang Adventist siya someday. Oh, yun nga. So, ang ginawa ni Natalia, dahil sa siguro, dahil mahal na mahal niya yung mga kapatid niya, napaluhod siya sa panalangin. At ang panalangin niya sa Diyos, dahil nga siya isang backslider, naging
naninigarilyo siya, umiinom ng alak, at kumakain din siya ng mga karumal-dumal na pagkain. So dumuhod siya sa Panginoon, nanalangin siya, at nagbigay siya ng pangako sa Panginoon. Ang pangako niya, hindi na raw siya maninigarilyo, hindi na siya iinom ng alak, at hindi na raw siya kakain ng mga karumal-dumal na pagkain. Pagalingin lang yung kanyang kapatid. Tulungan lang ang kanyang kapatid sa kanyang kalagayan ngayon. So for 2 weeks, ay nag-pray si Natalia. Sa 2 weeks na yun, siguro na-move din talaga yung puso ni Natalia sa pagbabalik sa Panginoon. So nanalangin siya before, kasi ang schedule ng surgery ay after 2 weeks daw. So 2 weeks, nanalangin si Natalia, tinigil niya yung pag-inom ng alak, tinigil niya yung paninigarilyo, tinigil niya yung pagkain ng mga karumal-dumal na pagkain, o sinasabi rito, unclean meat. So, on the day of the surgery, nag-text daw si Olga, yung kapatid niya. Tinext si Natalia, ni Olga, at sabi niya, wala daw ginawa sa kanya yung doktor. Yung sa oras ng surgery, o sa dapat na araw ng surgery, hindi natuloy. Wala raw ginawa sa kanya at pinapauwi na raw siya ng doktor. So yun ang unang miracle na nangyari kay Olga. So that means mayroon sumagot sa panalangin ni Natalia. At sa tuwa-tuwa naman si Natalia, so napaiyak na naman siya sa panalangin at nagpasalamat siya sa Panginoon dahil yung miracle, talagang miracle naman yung nangyari na yon. Nabiglang siguro dumaan ulit sa pag-x-ray si Olga at nakita wala na yung lumalaking cyst or bukol or tumor kung ano man. At siya ay pinauwi na. So, sabi ni Olga, before taking me into the operating room, the doctors took me another x-ray and this time, they couldn't find anything wrong and I am well. So, Saturday morning, ang ginawa ni Natalia, nagpunta siya agad sa isang church. Pero actually, before mangyari yun, may pasok siya talaga. Sabado, pumapasok din siya sa trabaho. Pero hindi siya mapakali, parang nakonsensya siya na pagkatapos sagutin ng Panginoon yung panalangin niya na gumaling yung kapatid niya, eto pagdating ng Sabado, papasok siya sa trabaho. So ginawa niya, umalis siya sa trabaho at nagpunta siya sa pinakamalapit na Adventist Church para doon ay sumamba. At nalaramdaman niya yung kaluwagan ng kanyang kalooban and yung paggawa ng Panginoon sa kanya nung Sabat na yon. And nagpasalamat siya sa Panginoon. At yung pangalawang miracle na nangyari naman kay Natalia, after 4 years, nung unang miracle na nangyari sa kanya, after 4 years, that was 2015, yung kanya namang ina ay na-stroke. So, dinala na sa hospital ang kanyang nanay. At yung nanay niya, dahil nga na-stroke, alam niyo yung mga na-stroke, yung parang nakatitig na lang, nakamulat lang yung mata, pero hindi gumagalaw. So, nalungkot siya kasi yung nanay niya ay isang strong woman. Alam niyo yung mga babae na, actually single mother yung nanay niya kasi nahiwalay. Nahiwalay sa kanila yung tatay nila nung sila'y bata pa. At apat silang pinapalaki ng nanay nila. So ang ginawa nila, nag-pray na naman sila sa nanay nila, and that's for another 2 weeks. Nag-pray sila at nakita nila yung panibagong miracle na ginagawa ng Panginoon sa nanay niya. Unti-unti gumagaling ang nanay niya, nakikita nila nang umuwi sila sa bahay isang araw, nakita nila yung nanay niya tumayo.
At ang nakita siya, nung tumayo yung nanay niya, nakita yun nung isang pamangkin niya, who is only 8 years old. Sumisigaw yung bata, sabi niya, let's thank God, sabi niya, magaling na si Lola. Dahil sa ganong katuwaan, nanalangin agad sila at nagpasalamat sa Panginoon kasi nakakatayo na yung nanay niya from stroke. And then, in 2016, yung tatay naman niya, nahiwalay sa kanila. 79 years old na yung tatay niya, na-injured naman sa traffic na aksidente. Kasi ang tatay niya, nag-bike, and then, isang bus. So, parang pag tinamaan ka ng bus siguro, kamatayan eh. Pero, yun nga, naging critical yung tatay niya dahil na-aksidente ng bus habang nagbabicycle or nagbibisikleta. And yung tatay niya pala ni Natalia, isang atheist o hindi naniniwala sa Diyos. Kasi balikan lang natin yung story ng konti, divorce na yung tatay niya at yung nanay niya nang 13 years old pa lang si Natalia. So hindi pa pala nababautismo si Natalia, divorce na o magkahiwalay na yung mga magulang niya. At sabi rito, he stopped talking to me when I told him that I was going to church. And he threw away the DVDs of sermons and Christian films that I mailed to him. So, nung siguro na mabautismo si Natalia, nung 19 years old, pinapadala niya ng mga DVD or mga babasahin yung tatay niya, pero itinatapon ng tatay niya. And 2 weeks before nung accident, pinadala ni Natalia yung tatay niya ng isang Biblia na ang ginawa ron ng tatay niya ay pinunit. So ngayon, hospitalized yung tatay niya, naka-coma yung tatay niya, hindi na nakakausap, walang malay. At malayo siya sa tatay niya kasi siguro hindi natin alam sa Eurasia Division or sa Europe. Siguro sa ibang lugar na talaga, hindi na mapuntahan at ibinalita lang kaila Natalia na ang tatay niya nga ay na-aksidente. So ang ginawa ni Natalia, eto na yung pang third miracle, nananalangin ulit si Natalia na pagalingin ang tatay niya. This time kasama niya na yung kanyang kapatid na si Olga tsaka yung mother niya, nananalangin sila na bigyan ng kagalingan ng tatay niya. Ang sabi ng mother niya, talagang nanalangin ng gusto sa Diyos. Ang panalangin lang ng nanay niya ay gisingin yung tatay niya at para makapagsisi sa mga pagkakasala. Yun lang yung panalangin niya. Kasi nga parang siguro napakalala nung nangyari sa tatay niya. Kaya ang gusto lang na panalangin ng nanay niya, gisingin yung tatay niya para lang makapagsisi sa kanyang pagkakasala. So after nung nanalangin sila, on the third day, sabi, isang miracle lang nangyari, ang tatay niya ay gumising. At sabi ng tatay niya, nasan ako? Siguro, hindi niya na alam kung ano nangyayari niya. Pero, at hindi rin na ikwento dito kung ano yung buong pangyayari sapagkat hindi nga sila nakakapunta ron sa hospital. Pero, ibinalita sa kanila na nagising yung tatay niya at hindi natin nga alam, baka yun nga, nakapagsisi, hindi natin alam. Pero, ang pinupoint dito yung panalangin nila ay nagkaroon na naman ng katuparan. Binigay na naman ng Panginoon. Binigyan na naman ng miracle. Kasi, nung magkamalay yung tatay niya, after moments lang daw 3 hours. So, nung magkamalay, after 3 hours, after 3 oras, ay namatay na muli. I mean, namatay na yung tatay niya. So siguro sa 3 oras na yun, sapat na.
para siguro nanalangin tatay niya, humingi ng kapatawaran, hindi natin alam. Pero ang mahalaga rito, ang pinopoint dito, yung miracle na sinagot ng Panginoon yung panalangin nung nanay ni Natalia at ni Olga. So sabi ni Natalia, I'm so grateful to God that my father was given a last opportunity to repent. O siguro nga nakapag-sisi yung tatay niya. So after this third answer to prayer, my heart has been really drawn to God. I understand that God really does listen to our prayers and answer them. Sabi rito, people should pray. Pray for your family, pray for your children, for your parents, and for your neighbors, and God hears. And He answers the faithful prayers of His righteous children. So, yun po yung maiksing patotoo ni Natalia na nagpapatunay na ang Panginoon ay dumidinig ng panalangin. Okay, yan, hanggang doon lang po yung binigay niyang patotoo at binabalita po rito na part of this quarter's 13th Sabbath offering ay makakatulong to build a community center in the hometown ni Natalia, sabi rito sa Rostov-on-Don. So join me in my prayer for this community center and join me in giving to the Sabbath School Missions offering to help spread God's word around the world. Yun lang po ang ating mission story. Salamat po. Ayan po, maraming salamat po, Brother San Juan, sa napakagandang mission story po natin ngayon, no? So, grabe po talagang blessings or yung answered prayer, di ba, ng Panginoon. So, kahit anong hingin natin na ano, tulong sa Panginoon, di ba, sinasagot niya ito. So, siguro ganun din tayo sa panahon na ito, dapat lalo tayong tumatag yung pananampalatay sa Kanya, hindi tayong mawala ng pag-asa dahil kahit saglit na pagdasal naman siguro na napapakinggan ng Panginoon yung ating mga hinihiling sa buhay, no, di ba? Ayan po, so maraming salamat po muli, Brother San Juan. Tinatawagan ko na po si Brother Lino po para sa lesson. Okay po, ay magandang umaga po at happy Sabat pong muli. Yan, medyo malamig na ang simoy ng hangin. Ay masaya na ang bawat tahanan. Okay? Gawa ng malapit na ang Disyembre 25 nila. Okay po, ay ang ating iglesia medyo pulo-pulo. Gawa ng malamig nga ang panahon. Masarap ang magpahinga, masarap ang matulog. Lalo kung galing sa pagod, kaya ang pakiramdam natin ay rest. Pero dahil sa ang Diyos ay naghihintay sa atin, kaya yung araw na ito ay sadyang inilaan ng Diyos para sa Kanya. Kaya pagsikapan natin na mapaglingkuran ang Diyos sa maghapong ito, sa pamamagitan ng ating pag-aaral ng lesson, at napakaganda ng tayo ay ma-repress uli sa ating paglilingkod, sa ating pagsamba, sa ating pananampalataya. Pero bago tayo tuluyang magrepaso ng ating lesson,
tayo muna ay mag-pray. Mahabagin po naming Diyos ngayong umaga sa amin pong pagsamba, sa amin pong pag-aaral ngayon. Samahan nawa kami ng banal na Espiritu, karunungan ng langit ang siyang maranasan namin sa maghapon. Kayo nawa ang maging panauhin sa ilalim po ng patnubay ng Holy Spirit at ng iyong piniling mga anghel sa buong sanlibutan kung saan magpupulong ang inyong mga anak ay akayin po ninyo at ang aming mga puso't isipan ay masayang naglilingkod upang kayo ay maparangalan. Ipagpatawad po ang lahat ng aming pagkukulang sa pangalan po ni Jesus. Amen. Ang title ng ating lesson ay may kinalaman, sino ang karakter ng Biblia? Si Abraham. Bago palitan ang pangalan na Abraham, ano yung talagang original na pangalan niya? Yung Abram. Bakit ngayon tinawag siyang Abraham? Ano ang ibig sabihin ng pangalang Abraham? Opo, tinawag siyang Father of all believers, Father of all nations. Ngayon ay, ang ating lesson ay merong nakaraang lesson ay lahat tayo ay nagkasala. No, Jason? Lahat tayo ay nagkamali. Ngayon, sa kabila ng tayo ay makasalanan, sa kabila ng tayo ay hindi karapat-dapat, papaano tayo magiging matuwid? Paano tayo magiging sakdal? Paano tayo magiging banal sa kabila ng tayo ay makasalanan sa harapan mismo ng Diyos? Kaya, ang ating lesson ay merong nakalagay dyan na pangako, kautusan, pananampalataya, at ano pa? Ang biyaya. Tatandaan po natin, nung nakaraang ako yung nag-lesson bago dumating ang unang semestre ng Galacia, ang tanong natin ang una, anong panahon kailangan ang pagsunod sa kautusan? Anong panahon hindi kailangan ang pagsunod sa kautusan? Dumating na tayo ngayon sa ating pag-aaral. Tandaan po natin, ang biyaya, pananampalataya, ang kautusan, hindi ho yan magkukontra. Meron lang ho yan panahon kung kailangan dapat sundin ang kautusan. Tingnan muna natin, lahat tayo ay nagkasala. Balikan natin ang 3:31 ng Roma. Ganito ang nakalagay. Mag-study ho tayo ha. 3:31 ng Roma. Okay. Ganito ang nakalagay. Romans. Okay. 3:31. 31. Ilagay mo sa... Okay. Do we then make the law of non-effect through faith? Niwawalan ba nating saysay? Niwawalan bang kabuluhan ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Wag nawang mangyari kundi pinagtitibay pa natin ang kautusan. Ano ang gampanin ng kautusan? Ano ang tungkulin ng kautusan kung hindi naman pala ito makapagliligtas? Napansin po ninyo? Sa manakaraang lesson natin, para tayo ay tanggapin ng Diyos, para tayo ay gawing matuwid, gawing sakdal ng Diyos, sabi sa buong kapitulo 3 ng Roma, sa buong chapter 3 ng Roma, hindi po ang pagsunod sa batas. Hindi po ang pagsunod sa batas para tayo ay tanggaping banal at matuwid at sakdal sa paningin ng Diyos. Hindi po. Kung gayon, ang kautusan ay hindi makapagliligtas. Kung gayon, ang kautusan ay hindi ako gagawing mabuti nito. Kung ang kautusan ay hindi ako gagawing sakdal nito, ano ang tungkulin nito? Ano ang trabaho nito? Ano ang gawain nito? Tuloy natin, 3:20. Taas natin. Kanina, 3:31, taas natin sa talatang 20. Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, walang tao na ituturing na ganap
sa paningin niya sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Okay, napansin ninyo? Ang hindi po sa pamamagitan ng pagsunod, hindi sa pamamagitan ng gawa ng kautusan para tayo ay gawing ganap, buo, sakdal, banal, hindi nagkasala sa paningin ng Diyos. Hindi raw po sa pamamagitan ng kautusan. Okay, napansin nyo, Sister Villarosa, no? Hindi sa pamamagitan ng pagsunod, hindi sa pamamagitan ng gawa, para tayo ay tanggaping matuwid ng Diyos. Ang tungkulin ng kautusan, kung hindi makapagliligtas, doon sa bandang huli ng 3:20, ano raw po ang gampanin, ang gawain ng kautusan? Pagkilala ng kasalanan. Pansinin po ninyo, kung walang batas, walang Ten Commandments, walang kasalanan. Kung walang kasalanan, hindi mo kailangan ang tagapagligtas. Napansin ninyo? Kaya kung may kautusan, may nagkasala. Kung may kautusan at nagkasala, nangangailangan ka ngayon ng tagapagligtas. Ayun. Kaya ang tungkulin ng batas, tungkulin ng Ten Commandments, ay para ituro, para ipakilala kung ano yung kasalanan. Yun ang kanyang gampanin. Ngayon, pagkatapos ipakilala, pagkatapos nating makilala na yung ating kasalanan sa pamamagitan ng Ten Commandments, ayun, ito na ang ikalawa. Pagkatapos nating makilala na tayo nagkasala sa pamamagitan ng Ten Commandments, para tayo ay maaring ganap, para tayo ay maging matuwid, para tayo maging banal, para tayo maging sakdal sa Diyos sa pamamagitan naman ni Kristo. Ayun. Kaya, yung pananampalataya natin kay Kristo sa kabila na tayong makasalanan, ito ang mag-aakay sa atin para tayo ay maging matuwid sa harap ng Panginoon. Kunin natin si Abraham. Okay. Tinawag siyang father of all believers. Kailan ba nagpasimula sumampalataya si Abraham? Unang-una, nung siya ay umalis sa kanilang lugar, doon sa chapter 12, umalis siya, pupunta siya sa kanyang lupang lugar na hindi naman niya alam ang kanyang patutunguhan. Buksan natin ang chapter 11 ng Hebrews. Chapter 11. Sige po. Verse 8. Okay. Sa pananampalataya, si Abraham ay nang tawagin ay sumunod upang pumunta sa isang lugar ng kanyang tanggapin bilang pamana at siya'y pumunta na hindi nalalaman ang kanyang pupuntahan. Kaya yung title ng lesson, pananampalataya ni Abraham. Si Abraham tinawagang lisanin ang lugar, iiwan niya yung kanyang lugar, iiwan niya yung kanyang lupang pinanggalingan, ay pupunta sa isang lupa na hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ba, pambihira yan. Kung kayo, Sister Villarosa, tinawagan ng Diyos, iwan ninyo ang kardinal. Ay pumunta kayo sa hindi naman ninyo nalalamang pupuntahan. Susunod ba kayo? Ayun, malibang kung talagang kilala natin yung Diyos, ako hindi pupunta. Malay ko, pagkatapos kong maipundar, ang dapat kong maipundar sa isang lugar, iiwan ko basta-basta. Tapos sasabihin ng Diyos, saan ako pupunta? Aba, pero nakita ninyo yung faith ni Abraham. Ba, pambihira? Kaya pag-aaralan natin si Abraham, anong faith meron si Abraham? Kaya sa chapter 12 pa lamang, pinakita na ng Biblia kung bakit siya father of all believers. Para bang sinasabi ng lesson, ay tularan ninyo mga anak ng mga Adventista sa Area G,
kung paanong si Abraham tinawagan ng Diyos na walang questionable, na dapat iwan ang lahat ng bagay na dapat iwan ay sumunod tayong lahat sa Diyos. Father of all believers, Abraham. Okay, chapter 12 yan, ng Hebrews yan. Umalis siya, iniwan yung lugar, pupunta siya sa isang lugar. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. By faith. Nakita niyo, by Abraham. Ngayon, ikalawa, dinalaw ng anghel, chapter 15 ng Genesis. Father, kasi ang title, ang pananampalataya ni Abraham. Okay. Chapter 1, verse 1, dumating ang salita ng Panginoon kay Abraham. Ito po ang eksena nito, ang istorya nito ay dinalaw ng Diyos si Abraham para bigyan ng promise. Ayun, lesson natin. Ipagkalob sa kanya ang pangako na magkakaanak siya sa pamamagitan ni Sarah. Pero sa usapan nila, sabi ni Abraham, eh papaano ko magmamana ng anak, eh hindi mo ko binibigyan ng anak, na ako lang merong isang alipin ng tagapagmana, si Eliezer. Eh sabi ng Diyos, ay hindi si Eliezer ang magiging tagapagmana mo, kundi mismo sa iyong sariling katawan, lalabas ang tagapagmana mo. Maya inilabas siya ng Diyos. Ngayon, tingnan mo niya Abraham. Verse 5. Okay. At siya inilabas, dinala sa labas at sinabi, tumingala ka ngayon sa langit, sabi ng Diyos kay Abraham. Tingnan mo niya mga bituin sa langit. Bilangin mo. Aba, sino makakabilang ng bituin? Nung makita ni Abraham na pinabibilang ng Diyos sa kanya, ay sabi, bilangin. Kung mabibilang, iyong bilangin ang mga bituin kung mabibilang mo. Alam naman ang Diyos na hindi. Kung mabibilang mo at sinabi sa kanya, magiging ganyan ang iyong binhi. Kung bilangin mo niya ang bituin, kung mabibilang mo, magiging ganyan ang iyong bini. Anong sumunod na eksena? Verse 6. Sumampalataya siya sa Panginoon at ito'y ibinilang na katwiran sa kanya. Imputed righteousness, counted for righteousness. Righteous. Pag sinabing right, matuwid. Sakdal. Ang tanong natin ngayon, gumawa ba si Abraham? Sumunod ba sa kautusan si Abraham? Kumilos ba si Abraham sa buong chapter 15 ng Genesis? Hindi. Si Abraham sumampalataya. Hindi sinabi ng Diyos, ay sige, magkakaanak muna ako bago ako maniwala. Kailangan ko munang magkaanak kami ni Isa, Sarah, sa edad na 99, sa edad na ako 100 taon, bago ko sumampalataya. Kailangan ko munang mapatunayan, magkakaanak kami. Ganun ba ginawa ni Abraham? Ay, kung sa ating panunsya nga naman, sino sa atin ng 100 taon, 90, 80, magkakaanak pa? Ano yung juicy? Juicy pa? Pero dito, mapansin ninyo, kaya nung dumalaw siya sa chapter 18, chapter 21, nung dumalaw uli ang anghel, binalikan siya. Nagtawa si Sarah. Ako, magkakaanak pa sa edad kong ito. Tatago siya eh. Nag-uusap si Abraham sa kayong angel eh. Sabi ng angel, bakit tumawa si Sarah? Narinig. Nagtatago si Sarah, pero yung halakak niya, katinawag na Isaac eh. Yung kanilang pangalan dahil natawa si Sarah. O ngayon, etong eksena. Hindi muna sinabi na, teka, isandaan taan ako, sinabi ng anghel, magkakaanak ba kami? Teka, bago ako maniwala sa kanya, testingin muna namin ni Sarah kung magkakaanak pa kami. Hindi. Sabi ng Diyos, kaya bilangin mo yan, kung mabibilang mo, ganyan ang bini. Abay, dumating ang panahon. Hindi natin pag-aaralan muna yung kay Elise, kay Ismael. Huwag muna yun. Nung maniwala si Abraham sa Diyos, nagkaanak ba sila? Hindi. Nagkaanak.
Nagkaanak sila mismo sa kanyang katawan kay Isaac, kay Sarah, at ang naging bunga ay si Isaac by faith. Kaya pag sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos, gawin mo ito, gawin mo ito. Pag sinabi ng Diyos, huwag mong gawin ito, huwag mong gawin ito. Hindi ka ibibigay ng Diyos sa alanganin. Hindi tayo ilalagay ng Diyos sa alanganin. Ang oo ng Diyos, oo. Ang hindi ng Diyos, hindi. By faith, si Abraham sumampalataya sa Diyos, inaring ganap. Itinuring siyang matuwid. Inari siyang banal. Inari siyang sakdal sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay, takbo tayo ngayon ng Romans. Chapter 4 ng Romans. Verse 1. Ano nga ang ating sasabihin? Natuklasan ni Abraham na ating ninuno ayon sa laman? Verse 2. Sapagkat kung si Abraham ay itinuring na ganap sa pamamagitan ng mga gawa, meron sana siyang ipagmamalaki. Yan. Ngunit hindi sa Diyos. Kung yung pananampalataya ni Abraham ay iniwan muna niya, o kaya idinedma niya, at nanganak siya agad kay Sarah na hindi sumasampalataya sa Diyos, lalabas si Abraham. O kahit wala pala ang Diyos eh. Kahit pala hindi ako sumampalataya, magkakaanak talaga kami. See? Sa pamamagitan ng aking pagkilos, sa pamamagitan ng aking gawa. Sabi diyan, kung sa pamamagitan ng gawa, si Abraham ay itinuring na ganap, magmamalaki si Abraham. Kung sa pamamagitan ng gawa, sa pamamagitan ng kanyang pagsisikap, sa pamamagitan ng kanyang pagsunod, magmamalaki si Abraham, pero hindi sa Diyos. Napansin ninyo yung sistema? Yung unang bahagi ng pananampalataya ni Abraham? Kaya, yung law, yung kautusan, sasabihin niya sa'yo, hoy, magnanakaw ka. Hoy, nako, nagsisinungaling ako. Yun ang trabaho ng law. Pero pagkatapos mong maintindihan na ako pala'y makasalanan, ang tungkulin ng law, tungkulin ng Ten Commandments, ilahin niya ako, akayin niya ako, papalapit kay Kristo. Papalapit kay Jesus. At pagdating ko kay Jesus, sasabi ko, Panginoon, ako po ay nagkasala sa iyong batas. Ako ay naging marumi sa iyong harapan. Okay. Ang tawag dyan ay confession. Ipahahayag mo. Kasi naalaman mo sa Ten Commandments, ay, nagkasala ako. Lalapit ngayon ako kay Kristo, yung author ng Ten Commandments. Panginoon, patawad po. Ako po ay nagkasala. Yung part ng Diyos, yung bahagi ng Diyos, sa oras na ang tao ay lumapit, umingi sa Diyos, ang gagawin ng Diyos, o sige, patatawarin kita. Ang bahagi uli ng tao, by faith, see, yung sinabi ng Diyos, by faith, pinatawad ka ng Diyos, ganyan lang kasistema niyan. Ngayon, pananampalataya, kautusan, pananampalataya, pangako, biyaya, utang, nasa lesson. Kaya in a moment, on the spot, pag ginawa ng tao yun, ang tingin ng Diyos sa'yo, uy, righteous. Uy, ikaw ay matuwid. Ikaw ay sakdal. Okay. Kung ang pagiging matuwid, eto na, kung ang pagiging matuwid, pagiging ligtas, pagiging sakdal, pagiging banal, ay makukuha sa pagpapagal, ano ang sabi na lesson? Utang ba yan o bayan? O, tuloy natin. Verse 3. Sapagkat ano ang sinasabi ng kasulatan? Sumampalataya si Abraham sa Diyos at iyon ay ibinilang na katwiran sa kanya. O, pagka binabanggit yung salitang katwiran, ayun yung pagtuturing ng Diyos sa taong hindi karapat-dapat nang sumampalataya ay itinuturing na righteous, itinuturing na matuwid. Ayun. Okay, verse 4. Ngayon, eto na. Ngayon, sa gumagawa, ang kabayaran ay hindi itinuturing na biyaya,
kundi siyang talagang nararap sa ibang salin. Kung may kunin salin. Okay, verse 4, sa King James or sa ang bagong Biblia? Ang Biblia. Okay, King James. Ibig sabihin ng tala, kung sa pamamagitan ng gawa, para tayo ay maging matuwid, okay, now to him the worketh is the reward to recount of grace but of debt. Para bagang gusto mong maging matuwid, gusto mong maging sakdal, gusto mong maging banal sa harapan ng Diyos sa pamagitan ng iyong gawa. Lalabas, hindi biyaya yan, hindi yan habag, hindi yan awa. Lalabas dyan, si Kristo ay may utang sa tao. Lalabas nun. Pagka ang kaligtasan, ang pag-aaring ganap, ang pagiging matuwid, ang pagiging sakdal, pagiging buo sa paningin ng Diyos, kung iyan ay magagamit at gagamitin ng tao sa pamagitan ng gawa, lalabas yung kamatayan ni Kristo sa krus ng Calvary, kulang. Kaya lalabas si Kristo may utang sa atin. Pansin niyo yung talata. Hindi ito ibibilang. Sa kanya na gumagawa, ngunit hindi sumasampalataya, si Kristo may utang. Okay, verse 5. But to him that worketh not, but believeth in him that justifieth the ungodly. Siya raw na hindi gumagawa, ngunit sumasampalataya, his faith is counted for righteousness. Para bagang kung gusto mong maligtas, gusto mong mapatawad, ay huwag kang magtrabaho. Ayun, parang ganito yun. Para madaling mag-gets. Kung gusto mong maging banal, sakdal sa Diyos, huwag kang magtatrabaho. Ang gawin mo lang, tanggapin siya. Tinan nyo ha. But to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness. Doon daw sa kanina, doon sa verse 4, doon sa gumagawa para siya ay maaring ganap, hindi ikinakounted, hindi tinatanggap ng Diyos. Lalabas magmamalaki siya. Pero doon sa hindi gumagawa, pero naniniwala, ayun, hindi gumagawa, pero naniniwala, ibibilang na ikaw ay matuwid sa Diyos. Walang law, walang work, basta believe, tanggap kay Jesus, righteous ka sa paningin ng Diyos. Righteous, saved. Parang ganito rin. Punta tayo sa Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2, verse 8. Ito yung paboritong-paborito ng mga Baptist. Okay. Sapagkat sa biyaya, kayo ay naligtas. Sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Tatandaan po natin, ang bahagi ng Diyos, yung kanyang awa, yung kanyang kaligtasang inilok sa krus ng Calvary, yung pananampalataya mo at pananampalataya ko, kaloob din ng Diyos. Ang bahaging gagampanan mo rito, yung sinasabing free will. Yung faith, kung bakit ka sumampalataya, hindi din atin yun. Ewan ko kung mayroong isang saling dyan. Meron ba kayong salita ng buhay? Wala, dito ko na lang babasahin. Kahit yung biyaya, di yung awa, no? Yung habag ng Diyos, para maligtas tayo, sumampalataya tayo. Pero yung pananampalataya mo sa Diyos, hindi rin ating yun. Yun ang sinasabing kaloob ng Diyos.
Ang magiging bahagi mo kung gagamitin mo yung pagpili, sasampalataya ba ako sa Diyos? Yung pananampalataya bang ipinagkatiwala sa akin ng Diyos, gagamitin ko ba yan? Tatanggapin ko by choices? So, tingnan ninyo. Sa ang salita ng buhay, sa Ephesians chapter 2, verse 8. Kala natin yung panampalataya, atin din. Hindi. Kaloob din ng Diyos. Ang gagamitin mo lang dito, yung free will mo. Kung tatanggapin mo ba o hindi. Okay. Okay na, okay na rin yan. Yan. Pero ito, maganda rito. Dahil sa kaawaan, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Mat maging ang inyong pananampalataya ay hindi sa inyo nang galing, kundi ibinigay lamang sa inyo ng Diyos Aba. Kahit yung maniwala ka, hindi rin pala atin, kundi ito'y kaloob ng Diyos. Maliban kung ito'y magdidesisyon ka sa pamagitan ng free will, tatanggapin ko ba yung pananampalatayang binigay sa akin ng Diyos? Sasampalataya ba ako? Hindi. Ayun. Kaya kaloob yun. Kaloob. Kaya lahat tayo ay naligtas, hindi dahil sa ating gawa, verse 9, hindi sa pamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay wag magmapuri. Naalala nyo kay Abraham? Kung ginawa sana ni Abraham ang paggawa para siya ay ma-counted, siya ay maituring na matuwid, magmamalaki si Abraham. Pero dito, inulit-ulit sa atin, hindi sa pamagitan ng gawa para tayo ay maligtas. Kasi kung ang kaligtasan sa pamagitan ng gawa, baka tayo ay maraming gagawin para tayo matuwid, ay magmamalaki tayo. Baka sa tatatara natin sa Sabbath School, teka, ano ba ginawa mo? Ako'y namigay, kailan? Mula Lunes hanggang Biyernes, tara ko. Nakailan ka? Ilang oras? Mangyayari nung paramihan tayo. Oh, lalabas nung, teka, ilan na ba yung nagawa ni Diyan sa buong sanlinggo? Ay, dami. Oh, lilista mo, tatara mo ng check. Oh. Alam ba na nagawa ni Brother Sam sa buong sanlinggo? Ah, tara. Oh, kumpara mo, ah, mas marami nagawa si Diyan kaysa kay Brother Sam. Magmamalaki. Kung sa pamamagitan ng mabuting gawa, nakita nyo? Upang ang sino man ay wag magmapuri. Verse 10. Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos para sa nating lakaran. Ito na tayo. Inuna natin yung law. Pangalawa ay faith. Ulitin ko. Ang Ten Commandments, walang bisa. Ang Ten Commandments, walang kapangyarihan. Kahit sundin mo ang Ten Commandments, hindi ka maliligtas. Kahit hindi mo sundin ang Ten Commandments, hindi tayo maliligtas. Aba. Kaya unang tanong ng lesson, ano ang tungkulin ng Ten Commandments? Ayan. Ang tungkulin ng Ten Commandments ay para ipakilala, Brother Gumbok. Ang Ten Commandments, para ipakilala kung ano yung kasalanan. Pagkatapos na ang tao makilala ang kasalanan, ang trabaho ng Ten Commandments ay dadalin ka, aakayin ka ng Ten Commandments doon sa author ng Ten Commandments. Walang iba kundi si Jesus Christ. At pag inihatid ka sa pamagitan ng Holy Spirit na nakonsensya ka doon sa iyong kasalanan, ikaw ay luluhod, ikaw ay mananalangin, ikaw ay iiyak sa harapan ni Kristo. At ang tangi mong hihilingin kay Kristo ay, Panginoon, ako po'y makasalanan. Ako po ay nagkasala. Patawad po. By faith, ako'y pinatawad. Kayo'y pinatawad. Walang gawa. Walang gawa. Napansin nyo? Walang gawa. Tinanggap nyo. Nang umpisal po tayong lahat. By faith,
pinatawad tayo ni Kristo. Tatandaan po ninyo yan, ha? Pagka nagkaroon tayo ng karanasan na ganyan, huwag ninyong sasabihin sa harap mismo ng Diyos na pagkatapos ninyong lumuhod, pagkatapos ninyong umiyak, pagkatapos ninyong bagabagi ng inyong damdamin, at pagkatapos iminulat nyo ang inyong mata sa Panginoon at inyong sasabihin, pinatawad kaya ako ng Panginoon? Nakarating ho kaya ang aking panalangin sa langit? Ang tawag ho dyan ay pagdududa. Hindi ho yan pananampalataya. Yan ay pagdududa. Po. Okay. Pasamantala muna kasi sa may tanong. Sige lang po. Sige po, thank you po, Brother Sam. Ilalaborate ko uli, ha. Sa unang pagkakataon, pagkatapos natin na nakilala ang kasalanan, lumapit kay Kristo, tinanggap natin by faith na tayo'y inaring ganap, ang tawag ho ng Diyos dyan ay counted. Parang sa basketball, sa dami ng iyong siko, pag naibuslo mo yung bola sa ring, ang tawag niyan at nag-shoot ang bola, ang tawag dyan counted. Counted. Ngayon, yung tanong kanina, pagkatapos na tayo ay ma-justify by faith, pagkatapos tayo ay ituring ng Diyos na matuwid by faith, pagkatapos tayo ituring ng Diyos na banal at sakdal by faith, ano ang susunod na proseso? Ayon, verse 31, niwawalang kabuluhan ba natin ang pananampalataya dahil sa ang kautusan, dahil sa pananampalataya? Huwag nawang mangyari kundi pinagtitibay pa natin ang kautusan. Sa ikalawang estado, sa ikalawang step, pagkatapos na i-counted na tayo ay matuwid sa harap ng Diyos, yun din ang mag-aakay sa'yo para sumunod. Ayon. Sa ilalim ng impluensya ng Holy Spirit, aakayin ka na ikaw ay sumunod sa batas. Hindi ka na po lalabag. Ibig sabihin, ang taong nasa kulungan, pagkatapos na mapalaya, ang gagawin ng taong laya, susunod na. Bunga ng siya ay napalaya. Napansin ninyo? Yung taong nasa bilangguan, pagkatapos na siya ay mapalaya, makaalis sa rehas ng mga bakal, ang kanyang gagawin ay susunod na sa batas. Lahat tayo ay nasa rehas ng kasalanan nang tanggapin natin si Jesus Christ by faith. Tayo'y pinalaya. Kaya bilang laya, tayo ay susunod sa batas. Bunga, resulta na tayo pinalaya. Tayo'y iniligtas. Kaya lumalakad tayo ngayon sa proseso ng pagpapakabanal. Kanina ay pag-aaring ganap. Ikalawa ay proseso ng pagpapakabanal. Yung isa ay gawain sandali, ang pangalawa ay gawain araw-araw. Ang kabanalan, hindi mo makukuha isang araw, ikalawang araw, isang linggo, isang buwan, kundi yan ay proseso. Struggle yan. Bago mo maibuslo ang bola sa ring, hindi ka tatakbo dire-diretso ng walang siko, hindi ka babagsak, hindi ka titira, hindi. Struggle ang tawag. Sa pagpapakabanal, yan ay struggle. Sabado, natamad ako magsimba, sarap matulog. Pero sunod na Sabado, sigla mong dumalo. Pag sunod na Sabado, ay, struggle yun eh. Minsan, active mo, saya-saya mo sa church. Susunod na Sabado, para ka namang Biyernes Santo. Struggle yan. Okay. Kahit na ikaw ay lumalakad sa sanctification, trabaho rin na ng Holy Spirit yan. Okay? Ang sanctification, ang pagpapakabanal, ay gawain araw-araw.
kahit na ikaw ay nasa proseso ng pagpapakabanal, hindi nawawala ang justification. Magkasama ho yun. Ang una, ulitin ko, ang una ay gawaing sandali, isang iglap, itinuring ka ng Diyos na banal, on the spot. By faith, ang tawag dyan ay justify. Itinuring kang sakdal. Kaya ang tawag ng English version ay counted for righteousness. Ngayon, para kay ikaw makalakad sa kabanalan, sa pagsunod sa batas, ang susunod na eksena riyan ay imputed, imparted. Dahil ikaw ay inaring banal, inari kang matuwid ng Diyos, ibinigay ng Diyos yung kabanalan sa iyo para ikaw makalakad sa kabanalan. Kaya sabi niya, ako'y banal, kaya magpakabanal ka naman. Imputed, ibinihis ng Diyos sa iyo yung katwiran sa kabanalan. By faith uli yan. Hindi nawawala yan eh. Ngayon, pagka nagkasala ang tao, lumalakad sa pagsunod sa batas. Pag nagkasala, umuli ang tao, ang pag-justify uli ng Diyos ay kailangan mong maranasan. Daily yun, hindi nawawala ang justification. Kahit na nasa sanctification po kayo. Kasi struggle yun. Walang pagkatapos mabinyagan ng isang Kristiyano, pagkatapos sumampalatayang Adventist at naging kabilang sa iglesia ng Adventista, ay hindi na siya nagkakamali, hindi na siya nagkakasala. Walang ganun. Dadaan talaga tayo sa pagkakasala, pagkakamali. Kaya sa tuwing magkakasala tayo, lagi tayong inaaring ganap. Yan ang proseso nan. Sa tuwing tayo lalakad sa kabanalan, malalaglag tayo. O, tayo hingay ng tawad, aaring ganap uli tayo. I-justify uli tayo ng Diyos. By faith. Lalakad ka uli sa kabanalan. Magkakasala ka uli. Hihingi ka ng tawad sa Diyos. By faith, justification ka uli. Pero darating ang araw, mananabang ka na sa paggawa ng kasalanan. Sa ilalim ng tunay na pagsisisi. Hanggang sa dumating ka na sa victory. Papunta ng langit. Kaya may proseso. Proseso. Kaya malaki tungkulin ng Ten Commandments. Ang iba niya natigil. Pagkatapos inaring ganap, pagkatapos i-justify, pagkatapos maligtas, ay ayaw nila ng Ten Commandments. Sa page 373, 372, darating araw, kahit mga ministro natin, the great controversy, ayaw nang ituturo ang Ten Commandments. Kahit mga teologo, kahit mga pastor, darating ang araw, hindi nila ituturo yung Ten Commandments. Okay po? Kaya ang pangako, hindi mo makukuha yun ng paghihirap, pagpipinitensya, kahit ang kaligtasan. Hindi. Si Kristo ang gumawa ng kaligtasan, ang tungkulin mo na lamang, tungkulin natin, tanggapin yun by faith. Ngayon, dahil tayo ligtas, kailangan makita sa pamagitan ng pagsunod. Kaya yung 95 theses ni Martin Luther, isa yan, na ipinako niya sa Gutenberg ng simbahan ng Germany. Akala sa kakapinitensya, pagkaaraw ng mahal na araw para mabayaran ang kasalanan sa loob ng isang taon, pinitensya, ang katumbas. Hindi yun. Duluhod ka ng paluhod, magmula sa Area G, patungo ng Area 1, patungo ng Area C, papunta ng bayan, lalakad ka ng paluhod para mabayaran ang kasalanan natin, hindi. Kinuha na ni Kristo yun. Okay, kapatid, open forum. Open forum tayo. Okay, siguro ay pagtulungan natin ha,
ang nakasentro ng ating lesson ay pananampalataya ni Abraham. Kunin ko muna si Abraham. Si Abraham ay tulad mo rin, tulad ko rin, may kahinaan yan. Hindi sila perpektong taong hindi nagkakamali. Lahat po ng mga patriarka sa Biblia ay mas masahol pa sa ating kalagayan. Kung ang mga alagad ay pag-uusapan, mas mga joker pa yan. Mas nakakasakit pa magbiro ang mga yan. Pero pinili ng Diyos yan, 12 yan. Yung mga patriarka, magmula kay Noah, kay Moses, may mga depekto yan. Hanggang ganito. Bakit si Abraham ang pinili ng lesson natin para maging huwara ng pananampalataya? Gaano ba kasi malalim ang faith? Sa isang salin ng Tagalog, tinanong muna natin ang saling Tagalog, sa Hebrew 11 verse 1. 11 verse 1. Ngayon, ang pananampalataya ay isang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Parang, sige, naniniwala ako. Kahit hindi kita nakikita. Hindi ako nakarating sa Amerika, may Amerika ba? Pero naniniwala ako may Amerika. Ganun. Madaling sabi ay, pananampalataya yung nagtitiwala. Bakit ba gustong pagsasakay ka ng jeep, ng bus, bakit gusto mo bang sumakay sa tabi ng driver? Kasi panatag ka, pagkatabi mo yung driver, safety ka. Bakit sa dami ng pera mo, na isalip na ibaon mo na lang sa lupa, bakit gusto mo pang ilagay sa bangko? Kasi may tiwala ka sa bangko. Na hindi gagalawin ang pera mo. Anytime na mag-withdraw ka, meron kang mawi-withdraw. Madaling sabi yung pananampalataya, pagtitiwala. Nagtitiwala ako na ililigtas ako ng Diyos sa kabila na ako'y makasalanan. Kaya akong patawarin ng Diyos. Nagtitiwala ako. Tapos ang usapan. Abraham, alis ka dyan. Alis ka dyan. Iwan mo yung lugar mo. Kahit marami ka nang naipundar dyan, iwan mo yan. Punta ka ron. Nagtiwala si Abraham sa Diyos. Hindi niya sabay, teka. Iiwan ko itong naipundar kong LG. Malaking flat screen. Aking ref, magandang waterbed. Iiwan ko ito. Pupunta ako sa hindi ko naman alam kung saan ako lulugar. Nagtiwala si Abraham. Kasi yung kanyang personal contact, yung kanyang personal relationship with Christ ay malalim. Kaya pag nagsalita ang Diyos, kahit hindi niya nakikita, wow, sige po, aalis po ako. Eh, bahala na po kayo sa akin. By faith! 12:1 ng Hebrew, ng 11:8 ng Hebrew, umalis si Abraham na may pananampalataya, may pagtitiwala na pupunta sa isang lugar kahit hindi niya alam yung kanyang pupuntahan. Abraham, sa haba ng panahon, kilala mo ba ako? O sige, bibigyan kita ng anak. Pagka anak mo, ibigay mo sa akin si Isaac, patayin mo ha. Patayin mo. Hindi siya nagsabi, teka, sabi ka ko sa anak eh. 100 taon na ako. Ngayon lang ako nagkaanak. Firstborn pa. Tapos papatayin ko. Ako pang ama ang papatay. Wow naman. Hindi. Sige po. Kaya hindi niya ipinalam kay Sarah. Bakit? Ang mga ina, medyo mahina ang damdamin pagdating sa anak. Sa reality. Ang ama, pwede pang matiis yan eh. Yung anak, kaya pa. Pero ang nanay, ba? Hindi. Hindi. Iba ang damdamin ng anak pagka ang baby ay nailagay mo sa dibdib mo. Iba ang tibok ng heart niyan. Yung 9 buwan na inilagaan mo sa loob ng iyong tiyan, pagkatapos pagkalabas pa niyan, ay iduduyan mo pa sa iyong kandungan. Pag yung dumedi, ay sasalpak mo sa iyong dede. Ramdam niya ng baby. Kaya hindi ipinalam kay Abraham, ni Abraham kay Sarah, alam ni Abraham, maaari ito ang maging hadlang sa plano ng Diyos. By faith, Isaac, tara, punta tayo sa bundok. Paalam tayo, alis tayo. Hindi pinaalam sa nanay. Alam niya, O pagdating sa bundok na Moriah, tingnan ninyo yung faith, tingnan ninyo yung tiwala ni Abraham sa Diyos. Adi, andyan dambana, andyan na yung apoy,
Andiyan na yung sundang, sabi ni Isaac, tatay, tatay, handa na po. Nasaan na yung korderong papatayin? Nasaan na yung tupa nakakatayin? Asaan? O sabi ni Abraham, anak, ikaw ang kailangang patayin. O, tay, ako, papatayin mo sarili mong anak, laman at dugo ang nananalaytay sa'yo. Ah, hindi. Kilala ni Isaac ang tatay niya. Kilala ni Isaac ang Diyos ni Abraham. Kilala ni Isaac kung anong pananampalataya, relasyon meron si Abraham sa Diyos. Kaya sabi ni Isaac, sige po, talin nyo na ako. Tinali siya. Tinali. Bakit sa bundok ng Moriah? Pwede naman sa Ebal, pwede naman sa Sinai, pwede naman sa Mount Carmel. Bakit sa bundok ng Moriah? Ano yung inaandog niya? Sasaksakin na ni Abraham. Abraham, Abraham. Ngayon alam ko na. Alam ba nila kung bakit gustong patay ni Abraham? Hindi siya nag-doubt. Tiwala siya. Kilala niya yung Diyos niyang sinasamba. Alam niya kung kalasing Diyos yung kanyang sinampalatayanan. Kaya wala siyang doubt. O sige, papatay ko. Gusto mo eh. Patay ko. Pero ano umiral kay Abraham? Basahin ninyo Biblia ha. Chapter 11 ng Hebrews. Kasi sentro si Abraham eh. Ano ang lesson natin? Pananampalataya ni Abraham. Chapter 11. Okay. Verse 11 nga, try natin. Okay, teka muna, kukunin ko yung aking kodi ko. Sandali lang, ha? Wait lang po, ha? Okay. Simulan po natin sa verse 17. Ma'am, excuse lang, ha? Excuse lang. Tanghali naman kayo nagsimula na, ha? Tawad pa, eh. Okay. Sa pananampalataya nang subukin si Abraham, ay inihandog si Isaac, oo, siya'y tumanggap na may galak na mga pangako, ay siya'y naghandog sa kanyang bugtong na anak. Biro niyong bugtong? Sa edad na 199 ni Sarah, sa haba ng panahon, wala silang anak. On the spot, nagkaanak sila kay Isaac, kay Sarah. Aba, kung nakakita ka ng baby sa haba ng panahon na kayo ay walang sa edad ninyo, sino ba yung 50 anyos, 80 rito na may anak, na nagkaanak pa. Hindi ba kayo masasabik sa baby? Brother, ano? No? Oh, wow! Laki nito ah, tangkad nito ah. Ilang pounds to? Ilang timbang nito? Wow, guwapo, manang-mana sa akin. Sasabihin ng Diyos, oy, dangke, patayin mo yan. Oh, ganun. O, tingnan ninyo ah. Okay. Verse 18. Sap, mga katuwid, bagay ang pinagsabihan na kay Isaac, tatawagin ang iyong binhi. 19. Na inisip, maging sa gitna ng mga patay, maaaring buhayin siyang mag-uli ng Diyos, diyan din naman muli siyang tinanggap na isang halimbawa. Kaya yung lesson, pananampalataya ni Abraham, wow! Kung kayo ang nasa kalagayan niyan. Maaari ako, Panginoon, wag naman. Hindi ko maaatim na ako pang ama, papatay sa anak ko, wag. Ayoko. Pero tinuturo ng lesson, by faith, alam ni Abraham na kahit patayin niya si Isaac, bubuhayin mag-uli. Nakita niyo mga kapatid? Eh, mano, kung dumating ang dark ages, mano, kung dumating persecution, napansin nyo mga kapatid, mano kung dumating ang sandalo? Eh ano kung dumating ang 666? Ginawa kasi ni Abraham yung mga kapatid. Malalim ang kanyang kaugnayan kay Kristo. Kilala ni Kristo, kilala ni Abraham, sino si Kristo? Hindi pwedeng ang Kristo ay mag-e-etchus sa kanya, mag-jojok sa kanya. Biruin ko nga si Abraham kung talagang iahain niya, no. Hindi ang nagbibiro ang Diyos, talagang totoo ang Diyos. Sige Abraham, handog mo yan. Palibasa, alam ni Abraham, kilala ko yung tinig, si Kristo itong nagsasalita.
hindi pwedeng suwayin ko ito. Mga kapatid, ngayong umaga. Ngayong umaga. Ilan sa atin ang tulad ni Abraham na may ganyang pagtitiwala sa Diyos? Kung sabihin ba sa atin, anak, malapit na akong dumating, iwan nyo na yung dapat nyong iwan. Alisin na po ang dapat alisin. Kung sabihin kaya ni Kristo, mga kapatid sa Area G, mga anak ko sa Area G, balik loob, revival and reformation. Maging masigla na, maging paladalo na. Makikinig ba kayo? Makikinig ba ako? Meron ba akong pananampalataya tulad ni Abraham? Okay, mga kapatid, paano na? Gawin na tayo sa lesson. May tanong pa ho ba kayo bago ko... Ay, nawala. Binigyan tayo pagkakataon ulit. Kasi sabi na itong pananampalataya, dahil daw sa cross, wala na katentuhan. Pero sa napag-aralan natin, mas lalo itong pinatunayan ng cross ang tawag dito, pananatili ng Ten Commandments. Kasi, balik mo nga siya rin 31 ng Roma. Ito lang po ang Adventist. Alam ko po kung meron pa po kayong alam na ito lang po ang nagtataas at nagpapahalaga sa karakter ng Diyos. Kung meron kayong tampo sa caretaker, kung may tampo kayo sa layman, huwag muna kayong iiwan. Huwag niyo munang aalisin ang inyong pananampalataya. Magtanong muna kayo sa doktrina. Tatandaan niyo mga kapatid, ang ating teaching, ang ating doktrina, hindi pwedeng mabali, hindi pwedeng mabago. Kaya kung gusto nyong pumunta ng dating daan dahil nakita nyo masaya ang dating daan, okay, punta kayo ng born again, dahil masigla ang born again, magtanong muna kayo, mga kapatid. Pag-aralan muna uli ang doktrina ng Adventist. Wala nang hihigit sa ganda. Wala nang hihigit sa tibay ng pag-aaral ng Biblia. Okay, ito lamang po ang... Tingnan nyo, hindi lang lamang kasi Sabbath Keeper tayo, marami. Pero alam po na nyo ano ang hindi kayang kopyahin? Balik ako muna ito bago magtapos ha. Niwawalang kabuluhan ba natin ang kautusan dahil sa pananampalataya? Huwag nawang mangyari kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Kaya ang biyaya, ang grasya, ang kautusan, pananampalataya, hindi ho magkakalaban yan. Meron lang ho yung proseso. O ngayon po, maaring ang ibang reliyon meron din Ten Commandments. Hindi na natin kakaila yun. Maaring ang iba niyan ay may Sabbath Keeper. Ang ilan yung mga denomination sa paligid natin, meron ding pagkaing iniingatan. Pero ang hindi lang kayang kopyahin at hindi kayang gayahin, ang spirit of prophecy. Inyong pakakatandaan, merong ding bukod sa atin, meron din Ten Commandments, nagtuturo sa iba. Meron din silang Sabbath Keeper. Kung sa worship lang ng Sabbath, napakahigpit pa tayo, napakaluwag. Kung pagsunod lang sa mga sulat ni Ellen White ay mas mahigpit sila kaysa sa atin. Pero tandaan po ninyo, ang hindi ho kayang kopyahin ang kaloob ng Spirit of Prophecy na ipinagkatiwala kay Sister Ellen Gold White Harmon. Opo, okay mga kapatid, bago ko mo po. Yung lesson natin may kinalaman kay Abraham. Nakita natin yung karanasan ni Abraham magmula sa lupain ng Ur, magmula sa lupain ng Kanaan. Pinakita ng Biblia
yung kanyang pananampalataya, yung kanyang pagtitiwala sa Diyos, kahit na crisis, kahit na nasa ilalim pa ng kanyang kawalangan ng pangangailangan, ipinagkatiwala niya sa Diyos ang kanyang buhay. Ang tanong sa ating ngayon umaga, meron ho ba tayong pananampalataya na tulad ni Abraham? Kung hingin sa atin ng Diyos yung ating anak iandog, para sa gawain, kaya ba nating ibigay? Kung sabihin ng Diyos sa atin, isakripisyo mo yung iyong mahal sa buhay, kaya ba natin isakripisyo? Kung sinabi ng Diyos, anak, uli ng panahon, kailangan mo nang sumunod, susunod ba tayo? Mga kapatid, yung pananampalataya ni Abraham, sana ang ating dalangin, ito'y mangyari sa kalagitnaan. Hindi man Abraham ang pangalan mo. Pero sabi ng Biblia, yung pananampalataya ni Abraham ang mangyari nawa sa atin. Thank you po. Pagpalain ang ating pag-aaral.